So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabapalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy po tayo sa paglalahad dito ng mga tamang balita at sasagutin ang mga fake news na ipinapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga pulboron blockers mga kababayan. Dapat lang natin silang sasagutin. Bakit? Kasi kapag hayaan lang natin sila na lagi pong napapakalat ng mga fake news araw-araw, sa katagalan mga kababayan, magiging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat lang natin silang sasagutin at babantayan lagi araw-araw mga kababayan. Okay. So anyways, kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kahit 1 minute lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat rin po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. So ngayon mga kababayan, before na mag-start po ng ating balitaan ng araw, well, you already know the Flowbar Program na kung saan unahin mo natin dito sa pag-shoutout sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Well, siya nga pala, meron kasi akong nabasa na comment sa ating last vlog mga kababayan, nagtatanong siya tungkol dito sa top 5 commenters. Bakit daw hindi siya nasama mga kababayan? Eh, ang dami daw ang kanyang comment. Actually, tinanong ko, ang haba ng kanyang comment mga kababayan. Ang ibig pong sabihin, sa mga hindi po nakakaalam dito, ang ibig pong sabihin ng top 5 commenters, yung maraming binitawan na comment. Hindi po ganun kahaba na comment mga kababayan. Bagkos, ito po, kung marami kayong binitawan, like for example, na good morning, then send. Good afternoon, then send. Na kumusta, then send. Hanggang marami kang binitawan na comment mga kababayan, yan po ika-count. Kung napansin nyo po, mayroong numero sa gilid. Like for example, ang pangalan po under sa top 5 commenters, mayroong number sa gilid. So, yun po kadami ang kanyang binitawan na comment mga kababayan. Okay ba? So clear na sa lahat. Kasi nga nagreklamo siya mga kababayan, bakit daw hindi ko mabasa ang kanyang pangalan under po sa top commenters na marami siya or mahaba daw ang kanyang kinoment. Okay, so clear na ba lahat? At saka ito pong top commenters, meron kong ginamit dito na isang applications mga kababayan na kung saan kukunin ko lang po yung link ng ating blogs at saka from there, meron pong applications or website, malalaman na po ng website na yan kung ano itong account to, kung gaano ka dami ang kanyang comment. So, okay na? Anyways, nandito po sa ating listahan sa top 5 commenters. Nanguna po si Shane Sibal. Nandiyan po si Mariam Bidesiplon, Mark Reyes Hernandez, Amy Joaquin, Lori Mamawag. Also, shout out sa ating channel members, si Mel Grace Holmes, Mia Bibar, Razia Teruel, Fizz Calante, Pusong Inami, or Sis Quinn, and Cosmo Defender. I would like to thanks also sa nagbigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Andrea Jiong, nagbigay sa atin ng 1,600 Japanese yen. Thank you so much. I-share na po natin ating mga early birds. Nandyan po kasama natin si Leonardo Estelliero, Maria Cristina F. Manimbao, Elizabeth Abihan, Wilma Malabanan, Teresita Tumaliwan, nandyan rin po si Purificacion Ancheta, hi to Axel Roses o simply Tokis Vlog, hi to Nining Joy, nandyan rin po si Noel Narcida, Mary Omura, Maiti Baisa, Melly Gineso, Florfi Gumapak, nandiyan rin po si Fori Clory and Lito Cabanse. So mga kababayan, isa po sa ating pag-uusapan ngayong araw, I think karamihan po sa inyo ay alam niyo na po yung balita na kung saan si BBM nanood po ng concert ng Coldplay. Kilala ba natin ang Coldplay mga kababayan? Kung sakaling kilala ninyo, ano ba ang paborito niyong kanta ng Coldplay? Please comment down below. At saka babasahin ho yan ni Sir Ivan mamaya mga kababayan. Alam nyo ba na yung Coldplay, isa rin po yan sa paboritong banda ni Sir Ivan?
Yes, mahilig po ako sa ano sa genre na katulad dito ng Coldplay, makabayan. Maganda naman kasi ang kanilang ano, kanilang mga music. At saka always ho yan piniplay ni Sir Ivan sa aking playlist every time na ano, nandun po ako sa aking workplace, makabayan. Always po nandyan ang Coldplay. Ang pinakauna po na sumikat na kanta ng Coldplay, sa hindi po nakaalam dito, yung pong kanta na Yellow. Alam ba natin yung Yellow? Hanggang sumikat rin po yung The Scientist, hanggang sumikat rin po yung Viva La Vida, and so on and so forth. Marami silang sikat po na kanta, makabayan. Di ba kung napapansin nyo po sa concert, halos puno-punuan po. At saka siyempre, pag-usapan rin po natin itong issue na to, kasi nga, di ba si BBM, nanood po ng concert ng Coldplay, siya po'y kinuyog, makabayan, kasi yung chopper, presidential chopper, ginamit daw ni BBM. Well, totoo naman talaga, ginamit po ni BBM, makabayan. Pero mayroon pong rason yung PSG. Mamaya, ipapakita natin yan. Si BBM kasi kinuyog po. Kasi asal po sa chopper, meron kasing nangyari po doon mismo loob sa concert, makabayan. Kasi po itong vocalist ng Coldplay, si Martin, hindi po si Speaker Martin. si Chris Martin, makabayan. Yan po ang pangalan ng vocalist ng Coldplay. Na kung saan, I think medyo malapit na po siyang matapos mo na concert, makabayan. Nagpasalamat siya sa kanyang mga fans na naputahan doon na sa halip daw, despite po sa grabe daw na traffic, marami daw dumalo na mga fans niya, makabayan. Hanggang di ba napamura nga itong si Martin. At saka in front po ni PBB, makabayan. Nakakatawa nga yung reaction ni PBB, makabayan. Gumana si PBB, medyo nahiya siya eh. Hey, nagreklamo yung vocalist dahil daw sa traffic. At sabi pa niya, makabayan, number one, marami siyang nakita po kasi siyempre sikat na banda, marami siyang napuntahan po ng mga lugar. At saka sa ganun po kadami na nakita niya ng mga traffic, ang Pilipinas daw ang number one sa traffic daw, mga kabayan. Number one sa traffic ang Pilipinas. Well, I don't think so. Hindi ko sure kung paano niya na-determine yung mga kabayan. Kasi meron akong narinig po ng mga balita-balita. Doon ko rin po meron kasing update niyan. I think sa Teleradyo yata yon narinig ko na yung production po ng Coldplay ay dumaan kasi doon sa, I think, somewhere in Idsa, mga kabayan. Well, I am not sure ha. Narinig ko lang ito na doon po dumaan yung production team ng Coldplay sa may EDSA na area. So, siyempre, alam ho natin yung EDSA, makabayan. Di ba, medyo matraffic talaga. So, yun po ang nangyari. Kaya nasabi niya na traffic, makabayan. Pati rin po sa NLEX, napaka-traffic nga. Pero, before natin magpatuloy po yung issue kay BBM, kasi maraming kinuyog siya ng mga pulburon vloggers, na mga anti-Marcos, na palagi daw lagoy-lagoy, makabayan. Sabi lang, marami ng problema ang Pilipinas, maraming dapat daw napuntahan na instead daw yung concert. Pero mamaya explain natin yan kung bakit or ano ba yung advantage na dumating or pumunta doon si BBM sa concert, makabayan. Explain natin yan mamaya. And also, pag-uusapan din po natin ito pong pagreklamo at pag-call out po kay Representative Congressman Pulong Duterte, isa pong DDS, makabayan, kinall out siya. Kasi nga dito tungkol po sa issue ng 51 billion pesos na budget noong last po or sa term pa po ni FPRRD, that is year 2020, 2021, and 2022, na umabot po ng 51 billion pesos. So nagreklamo din dito ang isa po sa pinaka-original na DDS vlogger, makabayan. Mamaya papakita natin yan. And also, ito pong nakakagulat na statement na inilabas the other day ni Arturo Las Cañas, makabayan. I am very sure, kilala niyo po si Arturo Las Cañas, na kung saan, di ba, siya po yung retired na police, makabayan, na membro po ng DDS or Davao D Squad. Alam ho natin yan. Di ba siya po yun? Meron siyang interview dun sa Vera Files, makabayan. Ang Vera Files, ito po yung third part po ng kanyang interview, na kung saan ito ang grabe. Marami siyang isiniwala dito tungkol po kay Pulong Duterte, makabayan. So, pag-uusapan rin po natin itong ipinapakalat ngayon na propaganda ni Jason sa makabayan. Ano naman yan, Sir Ivan? Abay, ang sabigas po ang kanyang tinira, makabayan. ang bigas naman, nagreklamo siya sa bigas kasi daw hanggang ngayon mahal pa rin daw. Nasana daw yung 20 pesos na bigas, makabayan. Nagreklamo ito sa Jason sa... Well, anyways, sasagutin natin siya mamaya at sa bubuljakin natin, makabayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo naman po si Sir Ivan. Palagi tayong maradalan ba ng apasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
Okay, so before na mag-start mga kabayan ng ating mga topics, well, syempre, kakamustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kakamustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. Siyempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Uniteam supporters! Thank you so much sa ating returning viewers, mga solid supporters tunay sa Iban, mga Suki Instinct Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kaabayan, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok Instinct Channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so alam ba natin mga kabayan na today is today? Hey, today is today. Ngayong araw na po, ano ang sinulog sa Cebu City? Yes, Pitsenyor Cebu City. Kahapon mga kabayan, nakaroon na po dito ng fluvial parade. Alam ba natin yung fluvial parade? Na kung saan si Senyor Santo Niño ipinarada doon sa may dagat mga kabayan. Ang ganda nga, ang ganda na kanilang presentation. So alam nyo, ipapakita ko muna sa inyo yung nangyari na event kahapon. Pero even though si Sir Ivan ay hindi po ko totally na taga Cebu City mga kabayan, pero memorous kasi sa akin ang Cebu City at saka parang part na talaga sa aking life ang Cebu City mga kabayan. Bakit Sir Ivan? Sa hindi po nakilala kay Sir Ivan, since high school pa ko or elementary hanggang college, lagi pa kong pumunta dyan sa Cebu City mga kabayan. Yes, in one year or maybe siguro in one month, baka 3 times ako napumunta ng Cebu City. At saka dyan rin po ako nag-graduate sa UC Main mga kabayan. Yes, shout out dito sa mga UC Main product. Shout out po. At saka kilala ba natin si Junmar Fajardo? Actually, nung last year ko sa UC Main mga kabayan, yun po ang time na dumating si Junmar Fajardo. Si Junmar, yung basketball player na kabilang po sa Pilipinas mga kabayan, PBA player, si Junmar Fajardo. Actually, nag-abot kami last year na ho ni Sir Ivan. Okay? So, malaking part po yung Cebu City sa akin, saka big memories talaga kasi nga yung aking mga anak, lahat ng aking mga anak, dyan po ipinanganak mga kabayan. At saka meron po ako dyan mga relatives, pero hindi po ko totally taga Cebu City. Palagi lang po akong nagtatambay sa Cebu City at sa dyan rin po ako nagtrabaho mga kabayan. Pero ang last ko na natinan yung sinulog, that is 8 years ago. Since na dumating ako dito sa Riyadh, sa KSA, ang pamilya ko mga kabayan, umuwi na rin po ng Leyte. So doon na po nanirahan naging pamilya sa Leyte mga kabayan. So every time na gusto namin na magbisita sa Cebu, well, bisita na mga kabayan. So ipapakita ko sa inyo muna yung fluvial parade kahapon dyan sa Cebu City. Sa pamordidas, let's watch this! Libo-libong deboto ang lumahok sa taunang fluvial parade sa Cebu, sakay ng mahigit sa 400 bangka at barko ng Philippine Coast Guard. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Madilim pa lang, kanya-kanyang pwesto na ang mga deboto sa barko ng Philippine Coast Guard. Hindi alintana ang antok at may bitbit pang mga imahe ni Senyor Santo Niño. Pagputok ng liwanag, mas kita na ang paligid. Kita rin ang dami ng mga barko at mga pump boat na may lulanding mga deboto na nag-aabang. Maya-maya, umabante na ang barkong sinasakyan ng imahe ng milagrosong bata. Hudyat ng pagsisimula ng fluvial parade, umikot at tumawid sa Mactan Channel. Dumaan din ito sa tanyag na tulay, ang Cebu-Cordova Link Expressway. Maya't maya din ang pagpapatrolya ng mga security personnel sakay ng mga speedboat. Ito na nga yung araw na pinagandaan ng lahat ng mga deboto ni Senyor Santo Niño kasama ng mga security personnel na sinisiguradong ligtas at patiwasay ang pagsasagawa ng fluvial parade. At ito nga sa likod natin, ito yung opisyal na galyon kung saan nakasakay yung imahe ni Senyor Santo Niño at yung ibang mga deboto ay adyan sa pantalan, nag-aabang at kumakaway sa pagdaan ng galyon at maririnig nga natin ay meron pang dance performance ng sinulog. Nagmula pa sa Siargao si Nanay Editha at pangalawang pagkakataon na niyang sumama sa fluvial parade. I'm very happy.
happy ako na na-join sa Gubbial Parade. Kasi na-feel ko na mayroong mga blessings na tanggap ko galing sa kanya. Dumaong ang galyon sa Pier 1 na sinalubong ng maraming deboto at ng pagsayaw ng sinulog. Idiniretso na ito sa kanyang tahanan, ang Basilika, at sinundan ng pagsasadula ng unang pagbinyag ng Kristyanismo, ang naging pundasyon ng pananampalataya ng karamihan sa mga Kristyanong Pilipino sa bansa. Mula sa PTV Cebu. Okay, so once again, Pitsenyo po sa taga Cebu City. Okay, dahil sa napag-usapan natin ngayon yung Cebu City makaabayan, 'di ba the other day po or mga 3 days ago na ba, na 'di ba iinibitahan po ni Mayor Rama si PBM pati na po si VP Sara. Dahil po nalaman ng mga Polboron vloggers na pupunta daw si PBM doon sa Cebu City kasi nga inibitahan po ni Mayor Rama, siniraan kaagad mga kaabayan. Sabi po ng mga vlogger po na pinuntahan ko, tatlo sila makaabayan. Na dati po sila mga BBM vlogger, ngayon po naging hitad vlogger makahabayan. Siniraan nila si PBM. Sabi nila, bakit daw doon sa Cebu pupunta si PBM na bagkus meron lang nangyari na landslide doon sa Davao makahabayan. Diba? Pati rin po dito sa concert na pinutahan ni PBM, bakit daw nandyan si PBM sa concert na meron pong nangyari daw na landslide doon sa Davao City. Kinuyog si PBM. Hindi pa nila kahit rest naman po minsan si PBM makabayan, tao lang po si PBM. Tsaka dagdag pa nila na bakit daw hindi napakita si PBM doon sa Davao makabayan kung saan merong nangyari na landslide. Pati rin naman si VP Sara hindi napakita doon Pero siyempre alam ho natin na nasa meeting lagi si PBM na yung mga government employees or like MMDRMC or yung iba yung DPWH or yung whatsoever na nandun po DSWD, ka-meeting ho yan araw-araw ni PBM. Nakamonitor po lagi si PBM sa lahat ng mga kalamidad doon po sa lugar na mayroong kalamidad makaabayan. Expected ho natin yan, nandyan po lagi or nakakausap po lagi ni PBM ang kanyang mga tao. Pero kahit minsanan lang, dapat mag-relax din po si PBM. Di ba makaabayan, tao lang ho ating Pangulo. At saka dito po sa issue, ipapakita ko muna sa inyo yung issue po dito sa concert daw kasi ginamit po ni PBM ang chopper makaabayan. But before tayo pumunta doon sa issue na yan, ipapakita ko muna sa inyo yung balita. So for more details, let's watch this. Music of the Spears tour ng British rock band The Coldplay dito sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Gaya ng binanggit mo, ito na nga ang kanilang pinakahinihintay na pagbabalik dito sa Pilipinas makaraan ang 7 taon. At talaga namang hindi mahulugang karayom ang mga dumagsang diehard fans ng Coldplay na ang tawag ay Coldplayers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Suot-suot pa ng mga Coldplayers ang kanilang Coldplay merchandise. Viral na naman po ang ating Pangulo, mga kababayan, dahil inulan na naman ito ng batikos sa pagdalo nito sa concert sa international band na Coldplay. Sabi pa ng mga netizens na pagdating daw sa mga concert ay biglang naging alerto ang ating Pangulo at gumamit pa raw ng chopper ito para lang kapunta sa concert ng Coldplay. Pero hindi lang po yan ang pinag-usapan ng mga netizens dahil mayroon po raw kakaibang nangyari doon po raw mismo sa konsyerto dahil tila parang nasampal daw sa mukha etong si President BBM sa sinabi ng singer kaugnay sa matinding traffic dito. Anya, salamat daw sa mga taong lumalo sa konsyerto sa likod ng matinding traffic sa Maynila. At napa-holy shit pa siya. Thank you so much to all of you for coming through the traffic. Holy shit! At habang sinasabi ito ng singer ay napahawak ulo na lang si PBM. Dagdag pa ng singer ay nakaranas na daw siya ng matinding traffic. Pero ang Pilipinas daw ay ang may pinakamalalang traffic sa buong mundo. Hiyawan na naman na ang mga tao at napatakip na lang ng mukha ang ating Pangulo at napatawa ito. Ang cute nga ni PBM makaabayan, di ba yung nag-react siya tungkol dito sa traffic? Ang ibig sabihin niyan, marunong talaga makisama itong si PBM. At saka meron pong para sa akin makaabayan ha, meron pong magandang epekto na dito po sa pagbisita ni PBM sa isang sikat po na artist makaabayan, yung Coldplay, meron pong epekto niyan. Bakit? Ang ibig sabihin dito, kapag makita po ng ibang leader doon sa ibang country makaabayan, ang ibig sabihin, suportado po ng presidente natin, na gobyerno natin,
ang konserto, lalo na kapag mayroong bisita na international, mga kababayan. Diba? Yan po yung napapakita po ito na parang ano yung paikisama si PBM. At saka dito po sa issue ng ano ng traffic, well, alam nyo, para sa akin ha, okay lang po na ginawa yon ng artist. Bakit? Kasi ito yung magiging eye-opener po na mga kabinete natin, sa gobyerno natin, sa mga ahensya natin, na dapat na ayusin na talaga ito pong ano, ito pong traffic na din dyan sa Pilipinas, specifically dyan sa Maynila, makabayan. Meron naman talagang part dyan na grabe po yung traffic. At saka babasahin muna natin ito pong comment ano ng isa sa mga fans po na ano ng Coldplay, isa rin po na mga kababayan natin, mga netizens. Sabi dito, "That's a wake up call. Something must be done to our traffic. It's not PBBM's fault which he inherited, but he must solve it during his term of office." Okay, makabayan. Saka mayroong comment dito, "Agree. The previous administrations should be blamed, not the current one." Ang mga Pinoy nga naman mag-isip. Ang ibig sabihin nito, yung previous admin, yung mga previous ba, mga kababayan, I'm not sure kung si Ferrari ba ang kanya pinaranggan dito, or yung ano yung si Panot, hindi natin alam, basta previous administrations. Anyway, wala naman siyang binanggit dito na ano na admin, mga kababayan. Pero agree naman ako dito, dapat kasi inayos na ito from the previous admins, mga kababayan. At saka comment pa dito ni Jean Teodosio, "Okay lang yan. Ang traffic, ilang pangulo na umupo, wala pa rin solusyon." Totoo naman talaga yan. Mahirap talaga pag come and go sa cities to cities. Sabi ito, natawa ako sa reaction ni BBM. Ang galing, nakuha pa yun ng kamera. Totoo naman talaga, talagang napatawa ako dun sa ano sa reaction po ni BBM, kababayan. Diba? Talagang nakikisama si BBM eh. At saka alam nyo, ngayon ko lang alam na gusto pala ni BBM yung kanta ng, ng Coldplay, makabayan. Honestly, ko siguro na maging papa si PBM, makabayan, no? Kahit anong genre po na kanta gusto niya or alam niya. So anyways, comment po dito ni Roger Wang, "Okay, make PBM responsible when in fact, it's the past administrations were to blame." So I think totoo, mga kababayan, seeing how the current admin is working, it's not insecure. It continues working on existing projects and adding some more. Looking how things are going, it looks like of these infrastructure projects will be completed along with the term of the president. Noto destabilization. So agree na agree talaga dito sa sinabi niya. Anyways, ginawan ho yan ng ano ng para nating gobyerno. Actually, meron silang ganina, makabayan, na balita. Naghanap po na ano ng way kung paano to masolusyunan yung traffic dyan sa Maynila, makabayan, o sa Pilipinas. So para sa akin, no problem mo yan. Tao lang si PBM, makabayan. At saka dapat mag-relax din po minsan si PBM, kasi nga siyempre napaka-stressful po ang kanyang trabaho. At saka doon po sa ano sa sinabi ng ano ng artist ng Coldplay nung vocalist, makabayan, hindi po na insulto doon si PBM. Medyo nahiya lang po ng konti, kasi siyempre ano siya, presidente siya eh. But anyways, no problem ho yan. Pero at least ito po'y eye-opener sa Marcos administration, makabayan. Okay, so punta tayo dito sa issue ng ano ng pagsakay daw ni BBM or ginamit ni BBM itong chopper, presidential chopper, makabayan. At saka meron nga nag-comment doon, isa ito sa nag-viral. Sabi ito, "BBM rode a helicopter on the way to Coldplay. Are these our taxes? Sheesh, sana all hindi na traffic." Ang taxes daw ginamit, mga kababayan. Okay, so hindi nila ito naintindihan. Bakit? Kahit ano, si BBM, presidente ho natin yan. So kahit risk day ni BBM, presidente pa rin ho yan. So it's up to him kung saan siya pupunta, saan siyang gusto, walang problema ho yung kababayan, privilege nila ho yan. Kapag gagamitin po yung ano, yung either chopper or barco whatsoever, airplane, privilege ho yan ng ano lang first family, ng pamilya po ni BBM, kasi siya po'y isang presidente. At saka dapat po kung kahit saan siya magpunta-punta, meron pong kasama yan na PSG, makabayan, for security. Kaya nga marami siyang kasama lagi na PSG. At saka dito po, at least nag-comment na dito, napalabas na po ng statement ang PSG, ayon sa balita, babasahin ko lang po, "PSG dinipinsahan paggamit ni BBM ng chopper sa Coldplay concert." Ayon po sa PSG, makabayan, babasahin ko lang po, naglabas na ng pahayag si Presidential Security Group Commander Jesus Nelson Morales matapos mapatikos ang paggamit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng chopper papunta sa isang concert sa Philippine Arena nitong Biyernes, Enero 19. So anya,
sa hindi inaasahang dagsa ng tao sa Coldplay concert at dahil na rin sa traffic ay pinili na lamang ng Pangulo na gumamit ng chopper. Sabi po ng PSG, "Yesterday, the Philippine Arena experienced an unprecedented influx of 40,000 individuals." Tingnan niya makaabayan, 40,000, ang dami po mga nanood doon. Sabi pa dito, eagerly attending a concert, resulting in unforeseen traffic complications along the road. Iginit niya rin na may potential threat daw sa seguridad ng Pangulo, kaya nag-iingat lamang sila. Sa dagdag pa dito, recognizing that this traffic situation posed a potential threat to the security of our president, the PSG took decisive action by opting for the presidential chopper. Dagdag pa niya, that this decision not only ensured the safety of our leader but also exemplified our commitment to prioritizing security in the face of unexpected challenges. Your continued understanding and support for these measures are crucial in maintaining the safety and well-being of our nation's leadership. Ang problema kasi, hindi yan maintindihan, mga kabayan, ng mga pulburon vloggers. Iligiit pa rin nila, napapakala pa rin po ng mga black propaganda para masiraan si PBM. Pero kitang-kita natin dito na marami pong mga netizens na nakaintindi po kay PBM. Saka, dapat naman talaga nating intindihin, mga kabayan. Asa na marami kong nakita na mga comment doon sa even doon sa mga news outlet, makabayan, or sa Facebook, saan kumupunta, marami pong nakaintindi sa sitwasyon ng Pangulo natin. So, dito insert ko rin po sa balita na kung saan si Lulit, makabayan, kilala ba natin si Mami Lulit, na kung saan nag-react siya. Kasi nga, medyo nainis daw siya kapag nakarinig siya ng mga reklamo dito kay PBM. Sabi ng balita, Lulit Solis, nainis sa tuwing nakaririnig ng reklamo tungkol sa Pinas. Dagdag pa dito, PBM, ginagawa raw lahat para maayos ang bansa. Yan pong sabi ni Lulit Solis. Totoo naman talaga, di ba, nakikita ho natin na very hardworking po ang ating Pangulo. Ginagawa hong lahat ni PBM para po mapaganda ang Pilipinas, para po matugunan yung mga issue sa Pilipinas. Like for example, dito po sa Bilihin po, di ba, kitang-kita naman natin na medyo nagmahal rin po talaga, pero yan po yung tinatrabaho ng ating Pangulo. At talagang random po natin yung pagsisikat ni PBM na pagandahan ng Pilipinas, kasi kitang-kita natin sa balita na marami pong nangyayari na maganda sa Pilipinas, mga kabayan. Either project man yan or ang mga programs. Kita ho natin yan. Pero ang problema kasi dito sa mga anti-Marcos, mga merong maitim na body at merong hindi magandang balak doon kay PBM, hindi na nakita yan kasi mga bulag sila, makaabayan. Sila naman talaga dito yung napapakalat po ng mga black propaganda kay PBM. Sana intindihin natin na tuwing kapag merong mga event na ganyan at merong gustong puntahan si PBM, like yan, nangyari po sa concert ng Coldplay, dapat intindihin natin kasi dapat rin po mag-rest minsan si PBM. Okay. So anyways, mga kaabayan, forward na tayo dito sa paninira po ni Jay Sunsa, kasi nga hindi siya sumakay masyado doon sa issue po sa concert sa Coldplay na kung saan nandun po si PBM. Dito siya tumira sa presyo po ng bigas. Ang post niya, makaabayan, kanina lang po to before po nag-blast si Ivan, sabi niya dito, "Gustong mong kumain ng masarap na kanin? Pwede naman. Kaya lang, sabi ng Department of Agriculture, tumaas ng 2 pesos ang kilo ng local special rice mula 68 pesos ay naging 70 per kilo na daw." So meron siyang ipinakita, makaabayan. Sabi ba dito, "Nakahanap ka ng 20 pesos per kilo na bigas? Hay nako, wala kang makikitang ganoon." Yun ang kanyang post, makaabayan. Pero alam niyo ba sa mga comment po sa baba ng kanyang post, mas marami pong marami itong nagreklamo kay Jason sa bakit daw laging napapost ng mga ganyan, kung saan tinatrabaho naman ho yan ng gobyerno natin. E diba, lately lang po, na nagpalabas na dito ng statement si Chu Laurel, aking tito, si Chu Laurel, Secretary ng Agriculture, makaabayan, kung ano ang kanyang gagawin para mabababa po yung presyo ng bigas. Nagpalabas na po, that is 4 days ago na ba, pero nagpalabas pa rin po ng ganitong post itong si Jason sa nagpapansin lang, makaabayan. So sabi niya dito, ito po yung ipinakita na picture.
Na kung saan, kung napapansin nyo po, di ba, mostly sa mga presyo dyan, nandiyan po sa 40 pesos, merong 54 pesos, nandiyan 44, 47, pero ang pinakataas dyan na presyo makakabayan, dun sa dolo, 75 pesos per kilo. Meron na pala, 75 pesos per kilo. Ano yung brand niya makakabayan? Sino ba nakaalam dito na umabot po ng 75 pesos per kilo na bigas? I-please i-comment nyo dyan sa baba. Okay, alam nyo ba makakabayan? Ito kasi may pagkagunggong ito si Jason Tsai. Bakit siya magrereklamo sa presyo ng bigas? Di ba ang kanyang sweldo makakabayan? 1 million pesos per month? Hindi pa yan kasama po sa kanyang mga incentives. Ito lang po ay para po sa paninira. Sa pagiging fake news peddlers, 1 million pesos po ang binibayad sa kanya ng SME na makakabayan. Hindi pa kasama yung mga ibang mga tip-tip dyan. Itong si Jason sa gusto lang kasi itong manira kay BBM. Di ba? 1 million pesos ang presyo, ang sweldo mo monthly. Tapos magreklamo ka sa only sa 40 pesos, 45 pesos, or 75 pesos. Magreklamo ka, magkaano na naman yung 75 pesos na per kilo sa 1 million po na nasahod na monthly Jason sa, 'di ba? 1 million. Pero alam niyo makakabayan, honestly, mas barato pa nga diyan sa Pilipinas kaysa dito sa KSA o sa ibang lugar makakabayan. Well, totoo 'yan. Marami akong nabasa po sa ating mga sa ating makababayan po ng mga viewers. Sabi lang si Raiban, mas mahal pa nga dito sa amin sa doon sa Amerika, sa US, California, sa Japan or whatsoever, mahal pa daw doon. Sa Pilipinas, mas cheaper price diyan makababayan. At totoo naman talaga. Alam niyo po, dito sa sa Saudi, nung dumating po si Sir Ivan dito, magkano lang yung 5 kilo na bigas makakabayan? Hindi ka naman kasi makabili ito ng 1 kilo lang. Ang minimum dito is 5 kilo makakabayan. Ang 5 kilo dito, nung dumating si Sir Ivan, naalala ko ba yung makakabayan is only 13 SAR. 13 SAR lang po dito yung 5 kilo na bigas. Pero ngayon makakabayan, ang 5 kilo ngayon umabot na po ng 28 real. Tingnan nyo, ang layo po ng jump yan from 13 real to 28 real in just a span of 8 years. 8 years na kasi si Ivan eh. That is 8 years ago, 13 real yung 5 kilo. Ngayon, 2024 na, 28 kilo mga kabayan. So kung i-convert natin yan sa Philippine money, aabot ho yan ng, if I'm not mistaken, nasa 430 ba? Sakto ba mga kabayan? I think nasa mga 425 to 430. Tingnan nyo, magkano lang ang 5 kilo dyan? Like for example, let's say sa 40 pesos per kilo or 50 pesos per kilo, sa 5 kilos is 250 pesos. Pero dyan po dito sa case A, ang 5 kilos dito, aabot po ng 400 plus pesos dito sa case A makabayan. Diba? So mas cheaper pa ho dyan. Pero bakit nagre-reklamo? Ang ibang tao, hindi kasi sila maintindihan. Bakit? Kasi hindi sila OFW makabayan. Ang nakintindi niyan, yung mga OFW. Bakit? Kasi makompare nila sa presyo dito o sa ang lugar versus dyan sa Pilipinas makabayan. So ang nagre-reklamo, yan lang po mga ok-ok, mga anti-Marcos. Diba? Ito si Jason sa makabayan, pasaway talaga eh. Dapat korte ng gonggong na to eh. So anyways, forward tayo sa ibang balita makabayan. Well, papakita ko muna sa inyo, ito pong DDS, siyempre si Cap Ninyo po mga kabayan, nagreklamo sa dito. Asa ka, siyempre sinakyan niya yung issue po dito sa kay Pulong Duterte na kung saan yung tungkol po sa 51 billion pesos. Well, siyempre may right po siya na magtanong kasi siya ay DDS mga kabayan. Asa ka, hindi, sabi niya, hindi niya daw naramdaman itong pag-improve po dyan sa Davao kasi palagi daw mag-flood mga kabayan. Lalo na, nagreklamo siya kasi nga nakarinig siya na nakareceive pala itong si Pulong ng 51 billion pesos. Pero tinanong niya, nasaan na daw ang 51 mga kabayan or ano ang ginamitan ng budget na yan. So for more details, let's watch this. Congressman Paulo Duterte, simple po ang tanong ko sa iyo, boss. Una, hindi ako nagkakamali nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan siya ang iyong ama. Ikaw ang may pinakamalaking pondo sa mga congressman. Ang tanong ko po ay ganito, congressman. Saan napunta ang pondo na napunta sa iyo? Para sa mga kababayan mo, para sa mga kadistrito mo, saan po napunta? Pwede po bang paki-explain, Congressman Paulo Duterte? Ang Davao City ay lubog sa baha. Kung ano-anong sakuna, mayroon mga landslide. Saan napunta? Ang gusto namin malaman dito, ako bilang isang taxpayer,
bilang isang simpleng mamamayang Pilipino, Congressman Paulo, ipaliwanag mo ng mabuti yung isa-isa. Yung isa-isa, hindi yung magpapaliwanag ka, na ginagantihan ka. No! Isang na bullshit kung ganyan ang sasabihin mo. Ang gusto ko nung narinig bilang isang simpleng mamamayan, dito napunta ang pera, dito napunta ang kusing, dito napunta sa mga proyekto. Ilabas ang resibo. Ika nga, parang si Mayor Isko Moreno, lahat ng project niya sa Quezon, Manila, nung siya ang mayor, may resibo. May ipinapakita siya. Ito ang pondo, ito ang nilaanan namin, at nakikita namin in Metro Manila. Pag dumadayo ako ng Metro Manila, nakita ko yung mga ginawa ni Mayor Isko Moreno. Sana ganun din ang gawin mo, Congressman Pulong Duterte. Ipakita mo saan napunta ang bilyon budget mo. Dahil nakakapagtaka, galit si Pangulong Duterte sa katiwalian, galit si Pangulong Duterte sa korupsyon, at ikaw ay bilang anak, hindi ko sinasabing korup ka. Kasi nakakapagtaka, bakit nagkaganon ang Dabaw? Bakit binabaha? Lumalabas siya sa mga national news. Pag ganon, ang sama atang mag-isip, ang hindi maganda. May pinakamalaking pondo ibinuhos sa Davao City nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bakit tilang walang asenso ang nasabing lungsod? Lubog sa tubig, baha ang ilang lugar sa Davao City nitong nagdaang mga araw. Saan kaya dinala ni Congressman Paulo Pulong Duterte ang bilyon-bilyon na flood control fund nga from 2020 to 2023? Wala pa rin na ipakikitang resibo kung saan ginasta ng batang Duterte ang pondo para sa Davao City. Ngayon, nakita natin kung anong nangyari sa Davao City nitong mga nakalipas na araw at nakalipas na linggo. Sobrang kawawa ang nangyayari sa mga kababayan natin dyan sa lungsod ng Davao City, na kung saan na ipakita natin at malinaw na may malaking pondo nung panahon ni dating Pangulong Duterte ang congressman at kasalukuyang congressman na si Congressman Paulo Pulong Duterte. Ang gusto lang namin malaman dito, hindi ito sa pagiging anti-Duterte, hindi ito dahil sa pagiging pro-Duterte. Ang gusto namin, Congressman Paulo Duterte, yung malinaw na kasagutan. Huwag natin isipin na ikaw ay ginagantihan ng administrasyon, ikaw ay ginagantihan ng kongreso. Wala kaming pakialam kung anong awayan nyo ng kasalukuyang liderato ng House of Representative na si House Speaker Martin Romualdez. Wala kaming pakialam dyan, Congressman Paulo. Ang pakialam namin at pakialam na ko bilang simpleng mamamayan, saan napunta ang pera na nailaan sa distrito mo? Hindi biro. Kasi nung panahon ninyo, marami rin congressman na kakilala ko na hindi pabor sa inyo, na hindi sumuporta sa inyo, pero hirap sa budget. Kawawa sa financial assistance para sa mga kababayan nila. Now, ikaw, Congressman Paulo Duterte, nagre-reklamo ka na pinapyasan ang pondo ng Davao ng ilang bilyon, minalaan pala sa'yo na pondo na bilyon-bilyon na lumabas sa mga national news. Now, i-explain mo saan mo dinala ang pera niyan. At kung talaga bang naibuhos, ipakita mo ang isa-isa at sagutin mo yung mga project kung talagang may pinaglaanan. Yan lang, kung wala kayong tinatago, Congressman Paulo Duterte.
Okay, so dapat lang talaga natin natatanungin po itong si Representative Pulong Duterte, makabayan. May right po tayong magtanong. Bakit? Kasi matagal yung budget na yan. At saka, hindi po maliit ang budget, 51 billion pesos in just a span of 3 years, makabayan. Sa mga kababayan ko na nandyan po sa Davao, dapat tanungin ninyo si congressman ninyo, si Pulong Duterte. Magtanong kayo kung ano bang project ang pinagawa nito, ano ang pinagamitan dito ng project na to, para alam ho ninyo. At saka, iisipin ho natin, that is almost 3 years ago na makabayan. So dapat tanungin natin na saan na yung liquidation po from the COA. Di ba? Mga kababayan ko, nandyan sa Davao, may right po kayo na magtanong. Okay. So before na mag-jump sa ating next topic, i-shout out natin si Arnold Adcayab, nandyan po si Marilo Ferte, Leonardo Manansala, Well Mali, Acobera, nandyan po si Natalie Yu, Ruel Ornido, Jillian Cason, Nona Foreign Hills, hi to Manang Biday, nandyan po si Lawilene Manuel, Toto Remember, Ash Biyahe ni EJTV, nandiyan rin po si Tony Velia, kasama rin po natin si Maria Victoria Vasquez na nandiyan sa Japan, Tony Velia, Salvation Vlog TV, Edwin Perez, and Ryan World Begins from Virginia, USA. Shoutout kay Ma'am Carclia, Sisite Beer, Redler, Taxi, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Lente Parforce Team, Tita S, Aiko, Pax, JZZ, Elzar, Caitlin, Wenzel Pisces, nandiyan rin po si Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tata Emic, and Tata Jackfords of Jackfords Family. So mga kababayan ko, pag-usapan natin to, yung third part po na pag-rebuild ito ni Las Cañas, na kung saan ito po tungkol kay Pulong Duterte pa rin, mga kababayan. Na kung saan sabi dito ni Las Cañas, na ito daw si Pulong, siya po daw ay pinakamalaking smuggler dyan sa Davao, smuggler po ng bato or siaobs, mga kababayan, smuggler po ng rice, smuggler po ng ukay-ukay. Dito, inirebel po ni Arturo Las Cañas, mga kababayan. Talagang nakagulat. Bakit? Kasi alam pala ito ni FPRD nung panahon po na mayor pa siya, mga kababayan. So for more details, let's hear this. And I think somewhere in your affidavit, you also mentioned that Michael Young was also close to Pulong, Paulo Duterte. Very close. Very close. Very close. Michael Young and Pulong in Charlatan was very close. And sometimes me with Charlatan, we drink beers. Is that so? Yeah. Pulong was the mastermind in the smuggling of shabu in the port of Davao. And I was one of his conduit or front men. Yes, in fact, I remember from your affidavit, I think, or was it the one from, I think one time you were tasked to deliver money. Yeah. To the Bureau of Customs. To the Bureau of Customs, of course, to Pulong, and to Bato de la Rosa. Mm-hmm. Every week. To Bato de la Rosa. Every week, I deliver Bato de la Rosa, 50,000 every week. This was when he was... when he was the city director. City police director, okay. Yes. It says that at one time, you were even tasked to deliver bribe money to the Bureau of Customs. Can you tell us about that, sir? I was being used by Pablo Duterte as front in the smuggling of rice and illegal drugs of Charlatan. That's it. Our cashier in our group is named Mark Suico. Okay. He's a multi-billionaire young man. Cashier of Paulo Duterte. He's cashier of Paulo Duterte. Yes, Mike Schwico. Sir, what did they smuggle? Smuggle of rice in I think partly ukay-ukay. Shabu, no? Shabu. Not ukay-ukay. Ukay-ukay, nacho, nacho. Sometimes sugar, but mostly rice. Rice, and then shabu. And then shabu. Shabu. Mayor Duterte knows this. He knows about this. He knows about this because I told him. You told him? I told him about these activities of Paulo. But he just
So that is how close you were to him. You can tell him about these things. Yes. More than his brother. And how did he react? Sometimes I can feel his reaction. Sometimes he's bloated, angry. Hungry. Yes, but when he lies, it's very easy to catch him because he was so relaxed. And then he will concoct another story to cover the truth. He wanted his mouth to be the source of the investigation. That's why this is what happened, all the killings in our city. No policeman can investigate truthfully without the dictation. The dictation of Mayor Duterte called, he wanted to be the matter of an investigation. No policeman can do it. I see. Because he can create the storyline and then influence the police investigation. Not only the influence, but the money. You see. Money he will give a bribe money, but he disguised it as reward money. I see. So were you aware where this money were coming from? Confidential funds, intelligence funds, peace and order funds? Were you aware? Intelligence fund. Intelligence funds. Yes. Why I was aware of this? Because of my friend. I have a friend, Attorney De Los Santos Leo. He told me how big is the intelligence fund funding the double death squad while I was receiving a 100,000 a month, while Sonny Benaventura receiving almost a million a month. I see. So you and Pulong are brothers in masonry. Brothers in masonry. Grabe mga kaabay, no? Kung totoo ito ang sinabi ni Arturo Las Cañas, grabe, nagulat talaga ko eh. Ganyan pala sa Davao. Or hindi natin alam, ito po yung claim po ni Las Cañas. Pero si Las Cañas kasi mga kaabayan, lagi po itong kasama ni Pulong Duterte. Lagi po itong kasama ni FPRD. So alam nila yung mga ginagawa po ng mga Duterte mga kaabayan. Pero bakit po, according to Las Cañas, alam po ito ni FPRD. Pero bakit ito hinahayaan lang ni FPRD mga kaabayan? Bakit kaya? Sana ito po yung investigahan, no? At least meron ng isang witness, meron na makapagsabi dito kung ano pong ginagawa ni Pulong Duterte tungkol ito sa smuggling. At saka hindi lang po basta-basta na smuggling kahabayan. Di ba tinawag niya na siya po yung pinakamalaki na smuggler dyan sa Davao? O hitad! O yun, meron ka ng pang-content, oh. Hitad, di ba? Naghanap ka ng sino yung mga smuggler or bakit hindi nakulong yung smuggler. Ito na, may sinabi po si Las Cañas. Dapat sabihin rin po sa vlog mo na paimbestigahan rin po itong si Pulong Duterte kasi siya po'y binanggit ni Arturo Las Cañas na siya daw po dito, honestly, isa sa pinakamalaking smuggler dyan sa Davao. So dapat talaga imbestigahan itong si Pulong mga kaabayan. At may rat po tayong manawagan na dapat imbestigahan talaga itong si Pulong Duterte. Okay? So magbasa tayo ng mga comment mga kaabayan. Well, siya nga pala. Itong mga comments, hindi po nakakaalam, ito po'y random pick po. Meron kong ginagamit po na applications na kung saan, i-copy ko lang po yung link na ating vlog at saka sila po bahala mag-pick po ng mga comment nyo mga kaabayan. So kung gusto ko na magkuha po ng 7 na comments or 8 na comments, ano yung application sa po magbigay sa akin. Okay, so para fair ho sa lahat. So dito po sa comment ni Ma'am Josefina Villanueva, sabi niya, good morning Sir Ivan, like kitang pinanood at natutuwa ako dahil kahit medyo nabubulol ka, saludo po ako sa iyo dahil totoong tao ka. We love you PBM. I thank you po. Sabi po ni Ma'am Joby Montero, good evening Sir Ivan, medyo late ako ngayon dahil sa trabaho. Well, no worries po, no problem Ma'am Joby. Dapat unahin niyo po ang ating trabaho. At saka anyways, ang vlog natin nandiyan naman yan eh. Kung free ka na, hindi, pwede mo nang balikan ang vlog Sir Ivan, okay? So sabi niya, huli man daw ay nahihahabol din. Great evening everyone. God bless all. Amen. Sabi po ni Odess Aducol, newbie here Ivan, watching from Madrid, Spain. Mabuhay po kayo, Pro-BBM, sa pagsuporta. Ingat lagi. Thank you so much po. At sabi dito ni Fee Wagner, really love your vlogs. Very informative and always telling the truth about the Marcos administration. My family, relatives, friends, and our neighbors are loyalists forever. God bless. Thank you so much. Sabi po ni Luisito Tampok,
VP Lini ang talagang binoto ko. Pero dahil si PBM ang nakaupo, supportado ko siya, saka okay naman ang kanyang ginagawa, lalo sa WPS, God Bless Philippines. O tingnan niyo kaabayan, siya po isang pink lawan, si VP Lini ang kanyang ibinoto. Pero at least, sinuportahan niya dito si PBM. At damat naman talaga. Dito po sa mga kababayan natin na ibang mga pinklawan, mga ibang kubol, dapat suportahan natin ang Pangulo. Bakit? Kasi ang successful ng ating Pangulo, successful po yan ng mamayang Pilipino, mga kababayan, at ng bansang Pilipinas. So dapat suportahan natin, okay? So thank you so much sa comment ni Luisito Tampok. Nandiyan po ang comment ni Shaima Kader. Thank you Sir Ivan, nandiyan ka lagi, tagapagtanggol ni PBM. Lagi kitang pinanood. God bless po Sir, mabuhay tayong lahat, extended more years PBM. Well, sana nga lang ma-extendan si PBM, mga kaabayan. At saka dito po sa comment ni user, siya nga pala, mga kaabayan, please i-update nyo po ang inyong name dyan po sa YouTube handle natin, sa account natin. Di ba napapansin nyo po user ang name? So yan po ang ibig sabihin. Kaya yung iba, hindi ko ma-shoutout, mga kaabayan, kasi ang pangalan nila user lang po eh. So anyway, sabi niya, Marcos government, the best government ever, forever. Mabuhay ang ating mahal na Pangulong, the brilliant President PBM. Like father, like son, the brilliant President Ferdinand E. Marcos sa Pulacay, ang inapi ng totoong salot, korap sa lipunan, Dilawan. Thank you Lord God, in Jesus' mighty name, salamat sa pagbabalik mo sa amin ng Marcos Government Philippines. Will be great again. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang ating mahal na Pangulong PBM. Ang kasamaan, tulog ka na, huwag nang hayaang maulit-ulit pang muli ang pagbagsak ng ating mahal na bansang Pilipinas, the land of promise of a fair Maharlikan's nation Philippines. At dito po sa comment ni Aida Castro, respetuhin naman natin ang ating presidente, hindi masama ang ginagawa ng ating presidente. Gumagawa lang ang presidente kung anong makakabuti para di maagaw ng mga Chekwa ang ating karagatan na sakop pa ng economic zone ng Pilipinas. Kung kayo anti-Marcos, umalis kayo ng Pilipinas at lumipat na kayo sa ipinagtatanggol nyong Chekwa. At dito sa comment ni Emily Timaho, ako din Sir Ivan, sorry po kasi napagkamalan kitang may katok. Kasi tawa ka ng tawa, kaya pati ako natatawa din sa iyo. Actually, pinapatawa ko lang kayo, mga kaabayan. Bakit? Kasi some of our topics dito, medyo stressful siya. So, para hindi kayo ma-stress, so para magiging good vibes, pinapatawa ko kayo, okay? So anyways, yan po at yung manakalap ng mga balitang ng araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin nating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama sa langit, salamat po sa magandang araw na ito. Salamat po sa pagbibigay mo po sa akin ng isa pang pagkakataong mabuhay at tamasin po ang kagandahan ng iyong mga nilikha. Punuin mo po ang aking puso ng iyong pag-ibig, kapayapaan, pag-asa at higit sa lahat ang iyong banal na presensya. Isinusuko ko po ang lahat sa iyo. Mangyaring gabayan mo po at protektahan ako at ang aking pamilya ngayong araw. Hinihiling ko po ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.